Igan, ilang residente dito sa Tondo, Maynila ang ating pinulsuhan at kinanong natin sila kung bakit sila tumatambay sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Binansagan ng ilan na tambay. Tambay ka ba? Oo, matagal na. Bakit ka tumatambay? Wala lang, masarap lang tumambay sa gabi. Pero ang mga nasa labas ng kanilang bahay sa Tondo, hindi naman laging tambay lang ang dahilan. Minsan may ikot para may pagkakitaan. Minsan nagtatapon lang ako ng mga basura. Siyempre, walang ganyan, wala pasahero. Nakatambay kami sa tricycle. Bakit po dito kayo nakatambay, hindi sa bahay na lang? Hindi, may hinihintay ako mahalo ko. Yung mga kaibigan ko eh. Pero sabi ni Pangulong Duterte nitong Miyerkules, my directive is, pag mag-standby-standby na sa inyo, umuwi kayo. Kaya pag hindi kayo umuwi, hatid ko kayo dyan sa pisina ni Pasig. O nang bahala, ilagay mo lang dyan. Talian yung kamay pati, ihulog ko yan dyan sa Donut UB Street. Part of confronting people who do not do nothing and just idling around, they are potential trouble for the public. Pero paano raw ba pipiliin kung sino ang dadamputin? Maraming nakatambay na uliin ba yun? Dapat po bang uliin? Tingin. Hindi. Si Elmer, patambay-tambay sa bungad ng eskinita kasama ang kanyang anak. Papahinga lang po. Medyo mainit pa kasi. Rarating ko lang galing sa trabaho. Sabi ni Elmer, nakaugalian na nilang pamilya na kumain at magpalipas ng oras sa labas ng kanilang bahay. Eh bakit hindi na lang manatili sa loob ng kanilang tinitirhan? Papasukin natin ngayon ang bahay ng pamilya Arroyo. Sa pagpasok dito, kailangang nakayuko dahil mababa yung kisame nila. Didiretso na agad dito sa kanilang higaan, kaya naman sinasabi ni Kuya Elmer kanina na hindi sila dito nananalagi sa loob ng kanilang bahay dahil sobrang sikip dito sa kanilang tirahan. Siksikan sila rito ng kanyang asawa at ng apat niyang anak. Sobrang init din sa loob, kaya madalas silang magpahangin sa labas. Kailan dito, pag anong pasok mo na dito, didiretso higa ka na po. Hindi ka na po pwedeng, kasi hindi ka po makatayo dito sa loob. Malayo ang sitwasyon nila sa ilang mas nakaririwasa na mas maalwang nakakapag-relax kahit sa loob ng kanilang bahay na minsan ay may bakuran pa. Ang sinasabi siguro natin, Presidente, yung talagang lalo na yung mga umiinom sa kalsada, yun, yung mga nakatambay, umiinom, yun, yung nakukumpul-kumpul sa isang lugar, gano'n. Pero kahit dyan, tila dehado ang mga nagtitiyagang mag-relax sa mga kalsada kumpara sa mga may panggastos para uminom sa mga gimikan. Ang mga tambay o wala sa maayos na lugar, pwede raw hulihin base sa mga ordinansa, pati ang anti-vagrancy provision sa revised penal code. Pero ang sabi ng Commission on Human Rights, taong 2012 pa ipinawalang bisa ang anti-vagrancy provision. Bagamat ang mga tambay ay, yun nga, maaaring maging potential na troublemakers, sa puntong iyon ay wala silang ginagawang krimen. At kapag walang ginagawang krimen, ay sapat na batayan ang kapulisan na huliin ang kahit sino man. Ito ay ginagarantiya ng konstitusyon at ng ating mga batas. Naiintindihan naman daw ng ating mga nakapanayam ang punto ng Pangulo, pero ayon sa kanila, hindi lahat ng tambay ay pagmumulan ng gulo. Live mula rito sa Tondo, Maynila, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi.